Ayan, andito na naman tayo sa ating kusina. Gagawa tayo ngayon ng morcon. Beef morcon ni Mamila. So, ayan guys, nakikita nyo, meron ako ditong tuwalya ng ayeste. Karte ng baka. Ito po yung gagawin nating morcon. So, bumili po ako ng maninipis na cut ng beef. Mabibili nyo po to sa mga market, sa mga groceries. So, sabihin nyo lang po yung pang beef morcon, alam na po nila yan. Ibigyan po nila kayo ng ganyan. At ikaw na po bahala kung ano yung gusto mong size ng cut nila. Ito kasi yung ginawa ko, medyo maliit lang, pero mas the best sana kung kasing laki siya ng band paper para mas madali po siyang ibalot. Kaso dun sa nabilan ko, wala silang available na ganun kalalaki. Kaya ganyan lang po yung cut na nakuha ko. Actually, ang ginawa ko po dito, dinagdagan ko pa po dyan ng konting pukpok. Ayan, pinukpok ko pa siya ng, alam nyo yung rolling pin. Yan, ginanon ko siya ng rolling pin para medyo madurog yung laman. Para mas madali po siyang maluto. Para po sa akin ha, mas madali siyang maluto. So, ayan, ibinabad ko po muna yan sa toyo at kalamansi. Ayan. Kita nyo na po, diba? So, hindi ko na pinakita yung procedure ng toyo at kalamansi. At alam nyo naman na po yun, toyo at kalamansi lang. Ilalagay nyo, paghaluin nyo. Tapos, ibabad nyo po siya. Ayan, ganyan. Pwede nyo siyang ibabad ng mahaba-haba kung gusto nyo malasa ng gusto. Pero, pwede na pong 1 hour. I'm sure malasa na din po yun. So, ayan guys, habang binababad ko po yung acting pang morcon, ipiprepare ko naman ngayon yung aking palaman na ilalagay sa loob nitong karne natin. So, ayan na po yung pang filling natin. Hot dog or sausage, pwede rin po. Bacon or taba ng baboy, pwede rin po. Boiled egg, pickles, tomato, toasted garlic, butcher's twine, yun po yung pang tali. Huwag niyo po siyang ihahalo sa palaman ha. Pwede po kayong kumuha dun sa parang sako ng bigas. Meron doon, yung ganong klase po na pantali. Ito na po yung cut ng ating hot dog at saka ng carrots. And then, ayun po yung bacon. And then, yung tomato po natin, bilog lang. Pero manipis yung pagkakakat nyo. Then, yung pickles po, ganun din, bilog din. And ito po, yung eggs. Ayan, ganyan po yung ginawa kong pagkat ng eggs. Tapos, sunod-sunod ko po siya na inilagay. So, ayan po, bago natin bilutin, syempre ilalagay po natin yung garlic na yan. Toasted garlic po yan para kapag kinain po natin, medyo may matitikman tayo or may makakagat tayo na malutong. At saka pampadagdag din talaga ng sarap yung garlic. So ayan guys, medyo nahirapan ako dahil nga diba masyadong maliit po yung ating beef. The best po talaga yung kasing laki po siya ng bond paper. Para hindi kayo mahirapan. So, kagaya ko na mahilig akong maglagay ng maraming filling. O, di ba? Filling talaga. Maraming pagmamahal. O, di ba? Gusto ko yung mas malaki pong karne ang gagamitin ko. Para hindi ako nahihirapan kasi kagaya niya. Bibilutin po natin yan. At kailangan po talaga yung filling niya sa loob. Kakulong. Kulong na kulong. Kaya huwag walang lalabas. O, diba? Parang yung feelings mo, nasa loob mo lang kasi hindi naman niya alam na may feelings ka. Oops! May lumalabas na feelings. Ibalik sa loob. Bawal lumabas yan. So, ayan nga guys, naibalik ko na yung feelings sa loob. O, diba? Hindi siya lumabas. Ang gagawin naman po natin dyan ngayon ay tatalian natin ng butcher's twine. Binili ko lang po din yung butcher's twine na yan doon sa palengke. Kung hindi naman po kayo makabili, bumili kayo ng isang sakong bigas, kunin nyo po yung pinantatali doon at yun po yung pwede nyo gamitin dyan sa inyong beef morcon. So ayan, tatalian po natin. Siguraduhin po natin na yung feelings niya ay hindi rin lalabas doon sa kabilang dulo. Dahil mamaya po ay iluluto pa po natin yan. So kailangan talaga safe na safe ang feeling natin. Tinatalian ko po muna yung dulo, yan, tapos bubuhulin natin, and then saka po natin tatalian yan ng mga apat. Ang ginawa ko po is apat kasi medyo mahaba at saka maliit po yung ating morcon. Yan, eto na po yung ating morcon, beef morcon. O, diba, meron pang buto ng kalamansi. Ebidensya na may kalamansi yung toyo.
So, ayun po, next naman natin ay magigisa tayo ng sibuyas at bawang. Actually, isa lang po yung niluto ko kasi alam nyo kung bakit. Titikman ko po muna, syempre. Gusto ko ako muna yung kakain bago ko po i-go sa iba. O para bago kainin ng iba, eh matikman ko muna at sure ako na yung tinimpla ko ngayon is okay yung lasa. Guys, ito yung nilagay ko dyan. Tomato sauce, tomato paste, and then yung liver spread para mas malasa po yung kanyang sauce. Pwede nyo rin po siyang lagyan ng atay. Kahit ano pong atay, pwede rin yung atay nung kaaway mo para makaganti ka. Nilagyan ko rin po yan ng wine at nilagyan ko rin po nung sir. Yun, ganun po. Hindi ko po alam kung ano ba yung basa dun. Basta na intindihan ko lang po is mother's best. So, eto na po siya. Para po malaman nyo kung luto na, tusok-tusokin nyo lang po siya ng tinidor. Para alam natin na malambot na yung karne. Alisin nyo na, kagaya po ng ginawa ko, isa lang po kasi yung niluto ko. Then, inislice ko po siya. So, ayan po yung loob, ayan na po yung feelings natin. Solid na solid. Kasing solid ng feelings mo sa kanya. Diba? Sama-sama yung feelings. Kaya nga po pala, yung sauce na yan, ayan din po yung pinagbabara natin nung beef toyo na may kalamansi. Yan din po yun. Yan din po yung nilagay ko. Nag-add lang po ako ng konting water. Tapos yun po yung ibang ingredients na inilagay ko. Kaya naging ganyan po. Yung pagiging sticky po ng sauce niya ay dahil dun sa tomato paste. Naglagay din po pala ako ng konting sugar. So, bahala na po kayo kung bet nyo or hindi na maglagay ng sugar. So, ayun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. At sana nagustuhan nyo yung aming video ni Miela for today. Ayan. See you for the next video. Bye-bye. Have a nice day.